usay natin ang bayan ng Alcala dyan sa Cagayan at baka kausap natin kung ready na si thank you so much Mayor Cristina Antonio ng Alcala Cagayan. Mayor, magandang hapon po. Magandang hapon po. Magandang hapon sa lahat ng nakikinig po sa Radyo Pilipinas. Opo, this is Aljo Bendijo, Mayor. Opo, yes. Good afternoon po. Opo, Aljo. Opo. So, update po muna tayo dyan sa Alcala. Meron pong recovery natin no? For submerged Cagayan Town. Aabot daw to ng ilang weeks pa bago makabangon. Pero andyan na po tayo lahat. Nagkaisa na po lahat tayo dito para po unti-unti makabangon ang mga nasa lanta ng bagyo. Update po tayo sa Alcala Cagayan, Mayor. Yes, tama po. Magiging mahaba ang recovery period, mahabang panahon bago makabangon ang ating mga kababayan dito sa bayan ng Alcala dahil bagaman humuhupa na ang tubig baha, iniwan naman ito ang napakalaking damage sa infrastruktura, sa mga kabahayan, ganun din po sa mga pananim, no? Out of the 25 barangays ng Alcala po, nung kasagsagan ng baha, 24 ang binaha. At dito po sa 24 na barangays na binaha, ito ang totally submerged ng 15 metrong taas na tubig baha. So, total deluge ito, talagang kung maiisip po natin yung 15 metrong taas na baha, tatlong palapag ang taas ng tubig baha. At ito po yung damage dito sa ating bayan ng Alcala. Ito pong malaking baha na ito ay kinuha niya ang mga bahay, ang mga animals, ang mga pananim, ang mga belongings ng mga tao, mga damit, mga kagamitan. So, pauwi na po ang marami sa ating mga evacuees ngayon, ngunit ang kanilang hinaharap ay napakatindi dahil ano ang kanilang uuwian ngayon. It's going to be very difficult. Ngunit gayon pa man, pagtutulungan po, kailangan harapin itong pagsubok na ito. Nakapagbigay na po ang bayan ng Alcala ng first wave of relief goods sa mga affected families. Ang bilang po natin ay 4,630 families na binubuo ng 12,731 individuals. Ngunit hindi po kompleto ang bilang na ito dahil sa hindi pa natin na kukonsolida ang datos ng mga pamilya na nabaha sa kanilang kabahayan pero hindi na lumikas. So yun po yung ating binubuo na datos ngayon para magkaroon tayo ng buong larawan. Tuloy-tuloy po ang tulong na natatanggap natin hindi lamang mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan kundi pati po sa mga pribadong individual, mga nagmamalasakit ng mga kababayan natin. At maraming salamat po sa inyong pagbaling dito sa sitwasyon natin sa bayan ng Alcala sa pagbaha dito po sa lambak ng Cagayan. Ito po ang ating kinakaharap ngayon at maraming salamat din sa pagbibigay sa amin ng panahon nang sa gayon ay maiere kung ano yung kalagayan po ng aming bayan dito sa Alcala. Ano pang kailangan nyo dyan, Mayor, para marinig po ng ating pamalang nasyonal? Ang kagiyat po ay yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan pag-uwi nila sa kanilang mga tahanan. Opo. Kung meron pang silang mga tahanan, unang-una, pagkain. Tubig na maiinom, mga kagamitan, mga damit, hygiene kits, dahil lahat po ay inanod ng baha, no? Nagmisto lang dagat po dito sa aming bayan, 24 barangays out of 25 na baha. At kinuha lahat ng tubig, baha, kung anong meron po ang ating mga kababayan. So sa kagiyat, yun po ang pangangailangan. Para sa mga farmers natin, ang damage pala natin sa crops at livestock ay umabot na ng 52 million. So, kailangan po ng tulong ng ating mga magsasaka dahil agricultural town po ang Alcala. Binhi, mga seeds, kasi kailangan magtanim ulit. Kailangan pong bumangon ulit sa pamamagitan ng tulong ng seeds ng ating Department of Agriculture. Mula sa DOLE, sana marami pong mga slots ng tinatawag na cash for work, yung tupad. Dahil syempre,
aantayin po natin bago maani yung mga itatanim muli ng mga binhi. At yun pong pantawid ng ngayon na talagang dapang-dapa po ang Opo. Ang ating mga kababayan dito sa Alcala hanggang sa panahon na kaya na nilang tumayo sa sariling paa. Yun po yung kailangan. Yun pong pagtatawid natin yun. Yun po ang kagyat. Opo. Hopefully ay at po ay marinig ng ating pong pamahalaan ang Pangulong Duterte na nais ring mapaimbestigan. May mga panawagan po ngayon, Mayor, diyan sa Kamara, ang kung ano ba talaga ang naging sani ng matinding pagbaha sa Isabela at maging sa Cagayan. Opo, mabuti po at nabanggit din kayo yan. Marami nga po ang naninisi sa ating Magat Dam. Subalit, ito po base sa karanasan namin dito sa Alcala. Sa totoo lang po, bago pa nag-release ang Magat Dam noong araw ng Miyerkules, Tuesday pa lamang o Martes pa lamang, the day before, talagang nakikita naming malaki na yung tubig dito sa Ilog Cagayan. Ito po ay dahil sa mga pag-ulan na dinala ng mga bagyo ng nakaraan, yun pong Shoni, yung Rolly, yung Quinta, kung kaya talagang saturated ang lupa at malaki na yung ilog even before. At hindi rin po din pasasabi na ipupukol ang sisi sa Magat dahil talagang ang direksyon po at pinanggalingan ng tubig ay hindi lang sa Magat Dam sa totoo lang, kundi sa lahat ng bahagi, bulubundukin ng Sierra Madre. Dahil lalo-lalo na po dito sa bayan ng Alcala, convergence point siya ng dalawang ilog. Yun pong malaking ilog Cagayan. Opo. At yung Pared River na galing Sierra Madre, so nag-umapaw po talaga dito. At ang pinakamalaking naging faktor ng pagbaha, hindi lamang ng Alcala, pero lahat po ng bayan upstream ng Cagayan hanggang Isabela, ay yun pong pagkipot ng ilog Cagayan dito sa bayan namin ng Alcala, mula 400 na meters ang width, biglang nagiging 180 meters lamang, so bottleneck. At ito po ay dahil sa bato yung river banks dito sa bottleneck na ito. So, kung iisipin po natin na ang ilog ay para siyang sasakyan at ang floodplain ay highway, doon po sa point of constriction, dahil biglang kumipot, bumagal din yung daloy ng tubig palabas. Kung kaya't talagang nag-umapaw po dito sa Alcala at nag-backflow hanggang sa upstream, hanggang sa Isabela. Okay. So kaya't mapapansin po ninyo sa mapa, sa flood map, ang baha po ay hanggang dito lamang sa Alcala, along the Cagayan River. Lampas po ng Alcala, yung mga bayan na lampas ng Alcala papunta sa apari na siyang daanan ng Ilog Cagayan, wala na pong baha. Dahil sa ang point of constriction talaga ay dito sa bayan ng Alcala. Kung kaya't ang hinihingi po, sa totoo lang, base sa pag-aaral na aming ipinagawa po sa UP Geologists at Marine Science Institute sa pangunguna ni Dr. Fernando Siringan, na former director ng UPMSI, ay kailangan ng river channel widening dito po sa Cagayan River, particular dito sa bayan ng Alcala. Yun po yung isang long-term solution. Alam po ninyo, itong bayan ng Alcala, ang tawag po sa naranasan namin ay 100-year flood. 1% chance of happening in 1 year. Pero sa totoo lang po, ito yung pangalawang pagkakataon ng 100-year flood, dahil noon din pong December 2019, ganito din ang nangyari sa bayan ng Alcala at Lambak Cagayan. So, paulit-ulit po na problema, at ang pangangailangan po ay yun pong long-term na solusyon base sa isang scientificong pag-aaral. At sana yun po yung mapansin. Mahalaga yung kagyat na pagbibigay ng tulong at pangangailangan sa ating mga kababayan. Ngunit kailangan nating ugatin yung problema para hindi pa ulit. So, pasensya na po. Talagang pagod po kami. Naintindihan po namin, Mayor. Panawagan na lang at mensahe sa inyo po, mga kababayan, mga constituents nyo dyan sa Alcala, Cagayan. Go ahead po, Mayor. Sa aking mga kababayan, narito tayong muli sa sitwasyong ito ng pagbaha. Bumangon tayo, harapin natin, pagtulungan natin.
iraraos natin ang isa't isa, pagtulungan po natin. Ngunit dapat ang pagtingin natin hindi na lang sa kung paano bumangon sa baha na ito, ngunit kung paano tayo magtulong-tulong nang sa gayon ay gumawa ng hakbang na long term. Madami po tayong gagawin, yung pagtatanim ng punong kahoy na siyang makakatulong na maibsan ang pagbaha. Yun pong responsableng agrikultura, no, na huwag po tayong magtanim sa mga mountains and slopes, kasi doon ang gagaling ang tubig at soil erosion. At kung walang punong kahoy, yun pong tubig ay diretso sa ating mga ilog, kung kaya talagang grabe ang pagbaha. Marami po tayong gagawin sa pamamagitan po ng suporta ng bawat isa ay kaya po nating lampasan at mapagtagumpayan itong pagsubok na ito. Maraming salamat, Mayor Cristina Antonio ng Alcala, Cagayan. Mag-ingat po kayo dyan, Mayor. Thank you so much. Maraming salamat po.